Higit 370,000 estudyante na ang nabigyan ng cash aid ng Social Welfare and Development Department na umaabot sa mahigit 940 million pesos. Isa namang website ang binuo ng DSWD para mapadali at mapabilis ang proseso sa transaksyon ng mga partner charitable institutions sa ahensya. May ulat si Ryan Lesigas. Para pabilisin at padaliin ang aplikasyon ng registration at licensing ng Social Welfare and Development Agencies at Accreditation of Social Welfare Development Programs and Services, inilunsad kanina sa pangunguna ni Secretary Irwin Tulfo ang Enhanced DSWD Regulatory E-Services. Kahit saan sila, they can apply, tapos mabilis na makikita namin. Then yung approval, it's just a matter of days lang ma-approve na. Samantala, umabot na sa 941 million pesos ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mahigit 370,000 na mga estudyante na nakatanggap ng educational assistance. Nitong huling Sabado, September 10, umabot sa mahigit 261 million pesos ang naipamahagi sa mahigit 100,000 beneficiaries. Bagamat malawang Sabado pang natitira para sa pamamahagi ng ayuda, isinara na ng DSWD ang kanilang online registration matapos umabot na sa 2 milyon ang nagparehistro rito. Dumipensa naman si Secretary Tulfo sa mga bumabatiko sa kanilang programa na pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga estudyante. Nilinaw din ni Tulfo na hindi lahat ay makatatanggap ng educational assistance dahil limitado lang ang kanilang pondo. Kasabay nito ay nangako naman ang Kalihim na hihingi na sila ng tulong sa Department of Education, LGU, at ilang mambabatas para mas maayos ang pamamahagi nila ng educational assistance sa susunod na taon. We will need the help para hindi ho ganito na marami ho nagagalit, umaasa na hindi sila nabigyan. Wala naman kami sinabi, bibigyan ho namin lahat. Wala naman ho kami budget. Ang budget lang ho namin is 500 ng umpisa. Ginawa namin 1.5 para mabigyan as much as possible ng mga tao. Pero kulang pa rin ho. Para mabigyan rin ang pagkakataon ng mga estudyante na nasa malalayong lugar, mismo ang DSWD na ang bababa sa mga isolated areas para mabigyan din ng ayuda ang mga estudyante na walang kakayahan na mag-register online. Nakita namin na meron pa rin kailangan na tulungan yung mga poorest of the poor, yung mga hindi makapag-register. Yun yung target na namin after September 24, yung bababa kami sa mga districts, okay? Siyempre, sa tulong pa rin ng mga LGUs natin na tutulungan tayo. Ryan Lesigas, para sa Bayan.